Alright everyone, isang magandang araw uli sa inyo, mga viewers at subscribers ni Recontech. Meron na isishare ni Recontech sa inyo na problema sa washing machine. As per feedback ng may-ari, introduce ko muna pala yung model ng ating washing machine. Ito ay isang Sharp na dual tub. Merong washer at merong dryer. Ito po ay Giga Wash na Sharp. Model ES8525T. Baka pagdating ng araw ay meron din kayong problema na ganito, ay masosolusyonan nyo din na kayo lang din ang pwedeng makagawa. Ang feedback po ng may-ari nito ay sira, nag-i-spin pa naman daw, pero nung nasira na po ito ay ayaw na rin daw po mag-spin ang kanyang dryer ni madam. Ayan po, may laman pa sa loob, ating tanggalin para pag nag-test tayo mamaya ay hindi po siya kakalog-kalog. Ayan po. Ngayon, una natin i-check up dito. Ayan, bubuksan natin itong panel na to. Ayan. May turnilyo dyan na tatlo o apat. Ating tatanggalin yan. Ito yung ating gamit. Screwdriver. Long nose. At saka multimeter, syempre. At saka meron tayong rechargeable drill o electric drill para sa pabilis na pagtanggal ng tornilyo. Okay guys, atin munang tatanggalin yung tornilyo sa likod na panel nito. Or pwede muna nating i-testing sa inyo kasi hindi din nag-i-spin ang dryer nito. Okay. Okay mga guys, bago natin baklasin yung apat na tornilyo dito o tatlo man yan, ay ating munang testingin yung ating dryer kung nag-i-spin nga ba o hindi. As per feedback kasi ng may-ari ay hindi po yan nag-i-spin simula nung nasira yung kanyang takip. Hindi na po nag-hold nung takip niya. Nabagsak po yan ng kusa. Ayan po oh. Yan, simula daw po niyan ay hindi na daw po umikot. So iset natin yung multimeter natin sa AC. Ayan, select. Ayan, naka-AC na po yan. Ito yung plug natin. Siyempre, titestingin natin kung mayroon po dyan supply. Ayan po. Atin pong titignan. Ayan po, naka 237 volts AC na po tayo. So, ibig sabihin, may supply po tayo dyan. Ayan. Then, try nating isaksak yung plug ng washing machine natin dito. Ayan. Tapos, lagay natin sa spin dryer sa number 1. Ayan, natunog lang po mga guys. Ayan, pakinig nyo po ba yung tunog? Ayan. Pero never po siyang nag-i-spin. Dapat pag itinaas natin to ay makikita po tayo na may momentum kung nag-i-spin po yung dryer natin. Paumanhino, wala pala tayong makikita kasi pag nakataas po yung takip ay naka brake mode po yung motor natin, kaya hindi natin maipapakita sa inyo. Maya maya ay subukan natin maipakita na umiikot yung dryer. May something wrong lang po dito. Atin pong i-check up. So guys, akin muna tatanggalin yung kanyang saksakan for safety. Yan, tinanggal ko na po. Then babaklasin nyo natin yung panel na to. Okay, ito yung ating gagamitin na tools natin. Ayan, Meron tayong rechargeable electric drill para mapabilis. Akin lang po ikakabit. Ayan. Habang nagtatanggal ng tornilyo si Mr. Recontech, ay shout out din natin yung mga bago nating subscriber na tumatangkilik din sa Recontech channel. Thanks to the following who choose Recontech channel as follows: Sir Roding Calderon, how are you sir?
Kay Batang Are Official, how are you ga? Stay safe sir. Kay Engineer Giselle Caneso from Bicol, stay safe ma'am. Kay Sir Don Falcon ng Alcoy Cebu, baayong adlaw to. Kay former maintenance engineer Jong Gingap ng Santa Rosa Village, stay safe sir. Kay Sir Ambrosio Pinto Jr., stay safe sir. Kay Sir Alexander Salazar, how are you sir? And the last but not the least, the Terminator, how are you sir? Thanks everyone for choosing Recontech Channel. Then natutungkab lang po dito una, tapos ayan, ayan po, tapos lagay natin ganon. Yan, ito po yung, ayan nga po, nasira nga po mga dad. Yan, ito po yung nabali. Yan, ito po yung nabali. Ayan, ayan. Kaya po ayaw na pong magtayo. Ayan, nabali po. Mayroong natira doon sa loob. Atin lang tatanggalin. Ayan, ayan po yung nabali, mga dad. Mamaya ating ano bang itsura nito ay paganyan dapat, kasi nakaganon po yan. So paganon, atin pong babaluktutin ito mamaya ng bahagya para magkaroon po ng kalawit sa ilalim. Ayun, nabali. Ayos pa naman po, para siya yung susuksok doon. Ayun. Yan, tingnan natin ha mga guys, bago tayo mag-proceed dito sa contact point, ating ilalagay ito. Yon. Watch mga dad. Babalik natin ganon. Tapos lagay natin to dyan. May katigasan mga guys. Oh my god. Pero makukuha natin to sa tiyaga. Ayun, pumasok. Tulak lang natin. Ayun, nailagay mga dad. Testingin natin kung mag-work ba yan. Ayun, dapat ganyan po yung standard na magiging itsura nya. Ayun, di ba po? Ayun o. Ayun. So ito, nasolve na natin yung isang problema mga daddy. Ay, nabali lang po yung pinakadulo ng kanyang spring. Ayan. So okay na po siya. Mag-proceed naman tayo dito sa testing ng contact point. Wait lang at ating lang iseset yung ating DBM. Ngayon, atin ang testingin to guys. Kung may continuity, lagay natin sa continuity. Ayan, select. Tapos yan, meron tayong beeping na maririnig. So test natin yung continuity ng contact point, kasi kadalasan yan ay dito lang, kasi sabi ni madam yung may-ari ay nung nasira lang daw po ito ay nawala na po, samantalang nag-i-spin pa naman daw before. So tingnan natin yung continuity, ay wala nga po oh. Oh, dapat meron tayong makuhang continuity dito oh. Wala. Ayan, ayan, okay. Ayan, may contact point po dito. Pwede nating i-share sa inyo. Meron po yan na corrosion. Ayun po oh, ang puti. Dito nga, pakita mo yung contact point. Kita nyo ba yung corrosion na namuti? Wait lang, para maging klaro sa mga daddy. Iaangat natin to. Ayun, kitang kita po oh. Napakaputi po dun sa ilalim. Yun oh. Ayan, namuti po, ayun. Nagkaroon po yan ng corrosion in between. Siguro nagkakaroon ng arcing before. Kaya ang gawin natin dyan mga dad ay lilihain natin. Okay, ito ang liha. Isisingit lang natin dito sa kanya. Kayang-kaya nyo po ito daddy na gawin. Yan, atin lang po lihain. Tsaga-tsaga lang po. Ayan, tapos yung pinakailalim din dapat, para pantay sila. Yung kabila naman po. Ayan.
para magkaroon po sila ng magandang contact. Ayun, malinis na po. Ayan, gusto nyo makita. Ayan. Atin nang tetestingin kung nagkaroon na siya ng contact. Mga dad. Ito, nasa continuity pa rin tayo. Ayan, pakinig nyo ba? Ayan, tapos testingin natin tong contact point dito. Kung yun, narinig nyo po? Yun, mayroon na po. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng contact. Ayan. Pwede na natin yan i-testing, mga guys. Yahoo! Kung success na ba tayo sa ating ginawa. Napaka-basic lang po, mga daddy. Kaya hindi po yan nag-i-spin kasi yung supply po para dun sa motor ay mayroon pong breaker dito o contact point. Kaya hindi po yan umiikot. Ngayon, nalinis na natin yung contact point. Testingin po natin, mga dad, kung mag-work ba yung ating ginawa. Nag-success ba si Recontech sa kanyang troubleshoot? Ayan, hindi ko muna ilalak. Ating munang iti-testing. Ay, makulit. Kailangan natin ilak ng isa kasi nagkakaroon po ng lock-unlock. Ating munang lagyan dito. Ayan. Temporarily. Then, isaksak natin uli, mga dad. Dito. Ayan. May supply na po yan. Then, atin nang i-spin kung mayroon na nga ba. Ayan. Umispin na po. Marinig nyo ba yon? Atin, tignan po yung loob kung nag-i-spin na. Ayan, marinig nyo po ba, mga daddy, mga guys? Umuugong na. Hindi po makita. Again, another attempt. Ayan, mga dad, umikot na. Pakinig nyo ba yon? Yun, umikot na po. Hindi po natin makita kasi automatic na nag-open at naghihinto yung kanyang motor kapag ka binuksan natin dito. Ayun, tumitigil po ng agad-agad kaya hindi po natin maipakita, mga dad. Okay, ano ba yung way na pwede kong ipakita sa inyo? Once again, gusto pang i-prove ni Recontech sa inyo. So, ito yung switch. Ayan, ito po yung switch. Ito. Atin pong itutulak pataas. Mayroon supply na po yan. Iikot po yung motor dapat. Ah, hindi po naka-switch ang spin. Ayan, ating testingin uli. Yung sinasabi ko na kung nag-i-spin na yung kanyang motor. Ayan, tingnan nyo na lang po yung actual doon, mga guys. Ayan. Yung ating dryer, hindi naka-timer. Ayan na, naka-timer na siya. Tapos iangat ko dito. Ayan. Umiikot na po, mga guys. Yan yung ibig kong sabihin. So, nagana na po. Yun. Success! It's gonna be work, guys. Sana ay meron kayong natutunan sa pagre-repair na to. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Recontech upang masubaybayan niyo kung ano pa yung pwedeng i-upload na Recontech. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.